tayo, Kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Thank you sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa ating live streaming channel sa Facebook at YouTube. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig po sa Dizzy Double B. Thank you. And welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Isang malaking karangalan po, Nay Tay Kapuso, ang maging bisita ang ating bisita ngayong hapon. Isa sa pinakamahusay na artista sa telebisyon, sa pinilakang tabing, Nay Tay Kapuso, please welcome the one and the only, Rio Loxin. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nako, magandang hapon. Thank you for being here. Isang karangalan po. Narinig mo yung kanta? Narinig ko. Anong reaction mo nung una mong narinig yung Langit Na Naman? That's by The Hot Dogs. Isa ho sa mga pinakamalaking banda noong 80s. Manila Sound, ikaw. Mm-hmm. Totoo. The first time you heard that song, anong reaksyon? Siyempre, parang talaga ba yung pangalan ko nasa isang kanta? Immortalized, hindi mawawala. At saka, pati mga anak ko at kaapu-apuhan ng mga anak ko, maririnig nila. Talagang sobrang angkilig lang talaga na napasama ako at nagawan ako ng kanta. My God, you still look so good. I mean, parang you haven't aged. And thank you. Do you get this question often? How do you stay young? I mean, ba't hindi ka parang tumatanda? Hindi ko po alam, pero pero siguro ano, masayahin lang din siguro akong tao. Tama, nasa saka, loob, no? No, at saka gusto ko lang nang hindi masyadong nagpo-problema. Yung problema kasi, magagawa naman ng paraan. Mga ganun. Tama. At saka pag hindi nagawa ng paraan, surrender mo sa Diyos. Oo, because Diyos, that means you can't do anything about Diyos it. Diyos lang talaga. For as long as you try. Oo. Pero doon sa kanta, Langit na Naman, ito yung panahon, Nay Tay Kapuso, lalo sa mga bagets, na isa ka sa mga pamantayan ng kagandahan during that time. Kasi ang kanta, parang sinasabi na hindi kita ipagpapalit maski sa isang Rio Loxin who is the most beautiful girl, but I love you. Panunuyo kasi yung kanta. Oo, eh. Totoo. Nakakakilig, hindi ba? Diba parang, wow, talaga naman na makikilig ka. At saka, napakalaking karangalan din na hindi lang naman ako ang mga artista, isa lang ako sa mga artista nung araw na siguro maganda ang mukha, pero marami kami, pero ba't ako napili? Kaya parang... That's a blessing. Napakalaking blessing. That's really a blessing. Again, I say the word immortalized, di ba, by that particular song. Pero pag-usapan natin yung Nunal. Mm-hmm. Oo, yung Nunal. Maganda yung kwento ni RD, yung ating head writer. Kasi sa Amerika, si Cindy Crawford, yung kanyang famous na Nunal, there was a time po na may mga brands, na may mga producers, kasi eventually nag-artista siya, na talagang tinatakpan, itinatago. Because some people thought it was a distraction to the brand. Mm-hmm. Pero until she posed for Vogue US, na talagang ilinlabas na. Mm-hmm. Hanggang pag may Nunal, naging Cindy Crawford. Sa karanasan mo, Rio, walang direktor, walang producer na nagsabing, itago muna natin. Wala. Talaga? Talagang gusto nila yung Nunal. Kasi parang trademark na tinutuluan daw ng luha, pero bagay naman daw sa mukha ko. Kaya hindi naman, walang distraction, walang nagsabi na patanggal at lahat. Pero nagtanggal ako ng ilang Nunal. Kasi may nagsabi sa akin, ano ba yan? Connect the dots. Nagtanggal ako ng tatlo. Nagtanggal na ako ng tatlo niya. Naiwan lang talaga trademark. Okay. Ang hindi rin alam ng ilan, no? Na nag-Darna ka. Nag-Darna. 1979. Birad Darna. Si Romney kang aking si Ding. Siyang nakasakay sa likod ko. Ding, ang bato was Romney Sarmenta. Yes. Kumusta yung experience na yun? Hindi ako ano, mga sindikato ang kalaban ko. Hindi mga taong kahoy, hindi mga ganun. Mga sindikato. At saka mga fight scenes, ganun. Oo, pero nakakatuwa. Pero lumang panahon, di ba? Nasa ibabaw ko ng table, yung lipad ko, nakatali ako ng wire. Tapos may electric fan lang. Kasi parang... No, ibig sabihin, nakatayo ka lang ng... Nakadapa ako sa table. Okay. Di ba? Parang primitive. Sa mesa. Ande, nakadapa ka. Oo, nakatali lang ako. Tapos electric fan na parang lumilipad-lipad. Yun yung paglipad ko. Ang nakakatuwang kwento pa dito, sa Burlesque Queen ni Ate V, yes. Dinaanan ka lang daw talaga ng laging dinadaanan ng camera. Isa ako dun sa mga dancer na meron namang iba, sinasampal yung kontrabida ni Roldan Aquino. Sinasampal, sampal lang ako, pero yun lang, walang dialogue.
bakit ka sinasampal-sampal? Wala para isa sa mga babae, yung mga ganun lang. Talaga, dinaanan ko yun. Ito yung buhay extra talaga. Tapos meron naman isang pelikula daw na wala, kilig na kilig ka lang kay Eddie Rodriguez. The great so, anong ginagawa mo doon? Wala, nandun ako doon radio announcer siya. Parang kinikilig lang, kilig-kilig. Ganun lang yung acting ko. Lahat ang take mo, ganun. Pag action, kilig lang. Yun lang acting ko. Pero malala talaga sa Burlesque Queen kasi talaga ang call time, alas 9 na umaga, alas 4 na madaling araw ko kakukunan, hulas na hulas ka na. Yun talaga, tulong-tulong na yung makeup. Ano role mo? Nasa audience or nasa backstage? Wala, backstage. Backstage? Ano lang talaga, one of the dancers na ganun. Tapos meron daw isang pelikula naman na parang ginaganong ka, yung Bembol Rocco film. Bembol Rocco, Boy Apache naman. Nasa ruleta ako. Nasa ruleta ka, nakatali? Ini-spin ako, oo. Nakabuka ka, nakaspin, ganyan. Ini-itsahan ako ng patalim. Pero syempre, pag gano'n na, iba na ano. Pero hilong-hilo na ako, hindi ako makakareklamo, di ba? Pero dinaanan ko yun. Okay. Medyo ano na ako doon, introducing na. Nakatali ka na kasi sa ruleta. Alam, malapit na sa bida. Pero ano yun, Rio, sa mga eksenang gano'n, syempre, delikado, di ba? Kutsilyo yung... Wala ka naman doon. Wala naman ako doon. Dinadaya na lang. Didikit na lang parang malapit yung gano'n. Medyo delikado yun. Ano? Ano pa ang hindi mo malimutan? Wala. Mahirap talaga pag nagsisimula ka yung intayan at saka talagang hindi madali. Hindi ka na-overwhelm sa mga artista pag nakakakita ka, ay, siya pala sa ganito. Ay, hindi naman. Kasi sa katotohanan talaga, ang nanay ko ang may gustong mag-artista ako. Ako talaga, parang ano ba nang alam ko, estudyante lang ako, nasa eskwela lang ako, bahay, eskwela ba? Mag-artista ka, sabi niya, kailangan mo mag-artista dahil wala na tayong pera. Hindi ka na makakapag-aral. Ha? Hindi po ako marunong marte, paano? Pero basta mag-artista ka. Sige, kaya napilit naman ako, si Ray de la Cruz ang nakadiscover sa akin. That's right. And then, sunod-sunod na talaga. Sunod-sunod na. And you've been in the business for over 40 years. Hindi isipin mo. Parang hindi naman halata, Rio. Apat na, dekada na akong nandito. At ngayon, ikay kasama sa The Black Rider. Black Rider, yes. Kumusta ito? Magandang pagkakagawa, revenge, family, pamilya, pagmamahal, mga relasyon. Na maraming facets, maraming pwedeng kapulutan ng aral. Kumusta ang relasyon mo sa mga batang artista? Depende sa batang artista. Kasi, so depende, merong hindi rin maganda at trumato? Pag hindi siya lumalapit sa akin para makipag-usap, hindi ako lalapit sa kanya. Pero pag ang batang artista lumapit sa akin, halika anak, mag-usap tayo. Mm. Kasi mahirap naman na ako mangunguna. Kasi ako, sinabi ko sa kanila, pasensya na kayo, senior na, hindi ko lahat kilala mga batang artista hanggat hindi ko nakakatrabaho. Pero pag nagpakilala kayo at gusto niyo makipag-usap sa akin, welcome na welcome kayo sa akin. Kaya kailangan ganon kasi mahirap kang manguna. Matanda ka eh, dapat sila ang lumapit sa'yo. Oo. At bahagi ng ating kultura, ang paggalang, di ba? Paggalang. Pero meron ka bang mga karanasan na young actors, not so young actors, pero napakahirap katrabaho. Kasi I know you go to the set, handa ka. Oo. You know what you're going to do. Alam mo, pag pumunta ka sa, ngayon nga lang, dumating ka ahead of everybody, I mean, you're on time, you know? Ako, naiirita ako, naiinis ako talaga pag may telepono sa set. Pag may cellphone sa set, yung nagre-rehearse na, nagbibigay na ng instruction, ako kasi wala akong telepono so sa set. So what do you do? Kasi, hindi ano yan, bahagi yan ng mga bata, pero, di ba? Pero sinasabi ko na kailangan mag-aral. Kasi kaya tayo nandito, kailangan mag-aral tayo ng mga linya natin. Kailangan handa tayo. Hindi tayo magtitelepono sa set. Oo, may nasabihan ka na, excuse me. Wala naman, pero sinasabi ko sa mga PA. Sa production. Sabihin nyo, hindi pwedeng magtelepono sa set. That makes a lot of sense. Oo, mahirap. Oo, yan ang kasi distraction. Respeto din sa ka-eksena mo, di ba? Mm. Parang yung isa handa, tapos ikaw hindi, kasi may kausap ka, o nagri-ring ang telepono mo, nasa bulsa, kasi paano ba yun? Tama. Di sana umuwi ka na lang muna, nakipag-usap ka. Right. Dito walang distraction. We do fast talk. Okay. Okay. With 2 minutes to do this, and Rio, our time begins now. Darna, disgraciada. Disgraciada. Bida contra bida. Bida. Nora Vilma. Vilma. Lino Ismaca. Pareho! Award, reward. Award. Best wife, best mom. Best mom. Noon, ngayon. Noon. Private, public. Private. Best thing about showbiz. Marami kang nakikilalang tao. Worst thing about showbiz. Mahirap
ibang taong pakisamahan? Oo, hindi. May asim pa. Parang wala na. Ito naman. Oo, hindi. Lumaki ang ulo noon. No. Oo, hindi. Maraming binasted noon. Parang meron. Kung ililipat mo ang iyong nunal, saan mo ito ilalagay? Hindi ko ililipat. Tama. Siyempa rin siya. Kung hindi ka nag-artista, ano ka kaya? Housewife. Magiging superhero ka ulit, anong superpower mo? Gusto ko talaga na nakakatulong sa kapwa kahit sa anong paraan. Anytime, anywhere. Gagawing pelikula ang buhay mo, anong title? Immortal. Sino ang gusto mong, but you did applause, I can't forget that. Sino ang gusto mong gumanap bilang ikaw? Walang pwede, ako lang. Your best film? Isa sa mga gusto ko, Gising sa Magdamag. Ganda. Leroy Salvador. Leroy Salvador. Your best actor? Best actor, Christopher De Leon. Best actress? Vilma Santos. Your biggest fear? Fear? Na hindi ako maging mabuting tao. Ayoko nang, gusto ko pag naalala ko ng tao, ay mabuti siyang tao. Your biggest achievement? Andito pa rin ako sa industriya. Advice to your young self? Hinay-hinay lang. Hindi madali ang tumanda. Hinay-hinay sa kalusugan. Advice to yourself now? You're doing good. Lights on, lights off. Off. Happiness or chocolate? Chocolate. Best time for happiness? Gabi pa rin. I am Rio Loxin and I am still... beautiful. Nakakatuwa. There was a point in your career, nung ikay nag-uumpisa, that you were pitted against LT, yes. Lorna Tolentino. I want you to talk about it. Sa totoong buhay ba, naging magkaibigan kayo? Sa totoong buhay ba, ay meron talagang was there conflict between you and LT? Pangalawa, I will not forget City After Dark. Mm-hmm. You had a love scene with a great Sherry Hill. Yes. With a great Sherry Hill. Let's talk about it. Nakatrabaho mo ang mga katulad ni Lino Broca, Ismael Bernal, Nora Honor, Vilma Santos, mm-hmm. The Great Charito Solis, Lolita Rodriguez. Lita Gomez. Kumusta ang panahon na yon? Ang lahat ng ito. Pag-uusapan po namin sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abuna. Let's talk about that rivalry with LT, mm-hmm. with Lorna Tolentino. Naging totoo ba yun or pelikula lang yun? Pelikula lang yun. Pero hindi naman kami best of friends. Pero hindi naman kami nag-aaway. Yung mga managers lang namin talaga ang nag-aaway siguro. Oo, sila ngayon ang mga Radin Carlos, Ray De La Cruz. Hindi kami nakikialam. But you also worked, you started at a time na... My God, nakatrabaho ang mga dakilang Lino Broca, Ismael Bernal, lahat ng mga artista, Elwood Perez, Joey Cusinfiao, all lahat these people. Kumusta yun? Yung era na yon para akong batang paslit. Lahat ng mga nakakatrabaho kong director, absorb lang lang ako. Kasi ang gagaling. Batang-bata ako sa industriya, nagsimula ako sa Bold, tapos pinagkatiwalaan ka ng magagandang pelikula. Ano pa ba naman ang gagawin mo? Magpasalamat, makinig at sumunod. Kahit sabihin tumalong ka, kahit saan, gagawin ko. Lalo na ng isang director na Lino Broca or Ismael Bernal. You had a love scene with the great Sherry Hill. Of course. That was City After Dark. Kumusta yung eksena ngayon? Kumusta yung pelikula ngayon at paano mo ginawa yun? Grabe, hiyang-hiya talaga ako kasi syempre dalaga ako, ang bold ng pelikula. May mga eksena doon na naka-plaster ka lang sa ibabaw, nakalubog kami sa parang bathtub ni William Martinez, tas may love scene, yung mga ganun. Hiyang-hiya ako, tapos may mga kissing scene kami nung isang kapartner ko doon. Ako yung nakapatong, ako yung humahalik, ako yung agresibo. Because you played blind girl. Sabi ni Ishima sa akin, gawin mo na lang minsan kesa paulit-ulit kong paggawa sa iyo 10 beses ko. Pag hindi ko nagustuhan, uulit-ulitin mo yan. Ikaw rin, sige. Oo nga naman. Totoo naman na so, yun. Ginawa mo? Ginawa ko na. Pumayag naman siya. Pasado naman sa kanya. Ano ang hindi mo malilimutan kay Lino Broca? Kay Tito Lino, para ano sila, lahat sila, si Lolita Rodriguez, si Direk Lino Broca, si Tita Chato, para silang switch. Pag ano, kwentuhan, tawanan. Pero pag sinabing take, parang naka-on. Saan galing yun? Ba't ang gagaling nila?
bakit in character agad? Bakit pag sinabing ganito, eto na agad sila? Totoo ba na pag ensayo pa lang, rehearsals pa lang, sinasampal ka na? Ako ni Tita Chato, oo. Sampal sa... Sampal talaga. Sampal. Hindi yung rehearsal sa sampal? Hindi. Talagang rehearsal, ay ano talaga, rehearsal pa lang, namamagana yung mukha ko. Pero... wala kang magawa si Charito Solisyon. Kahit pa anong ibitin akong patiwarek, gagawin ko pa rin. Anong pagkakaiba ni Charito Solis at saka ni Lolita Rodriguez? Mas tahi... Kilala yan ng mga nanay-nay. Oo, Diyos ko. Si Tita Charito kasi talagang mas magsasalita. Si External, Tita, no? Si Tita Lolita tahimik lang. Tahimik lang talaga. Kasi, at saka maalaga si Tita Chato. Kasi nga, si Tita Lolita, wala naman na siya sa Pilipinas, di ba? Right. Si Tita Chato nandito. At saka sa daming beses ko siya nakatrabaho, medyo nagkapalagayan na kami ng loob. Oo. Dinadala na niya ako ng sardinas niya, pinaglulutuan na niya ako, tinuturoan niya ako, anak, huwag mong ginaganon yung mukha mo kasi parang hindi ka nagkaka-lines, dahan-dahan maglagay ng makeup, yung mga ganon. Napaka-generous nila, no? Kung meron kang isang pinaka-importanteng natutunan bilang isang aktres, kahit mula kanino, ano yun? Ako, pakikisama sa lahat ng tao. Nakakatuwa. Oo. Na, it has nothing to do with acting, pero doon talaga sa pakikisama. Kasi yung character mo doon lumalabas eh. Kasi pag namatay ka, hindi naman pag-uusapan ng yaman mo. Hindi naman pag-uusapan kung ano napundar mo. Pero pag-uusapan ng tao, kamusta siya bilang tao? Tama. Kaya gusto ko, pag namatay ako, yun ang isipin ng tao. Nakangiti sila, pag maalala nila ako, ay mabuti siya ng tao. She was a good person. Oo. Kung yan ang natutunan mo, naririnig natin yan, and we're listening and we hear that. Pero kung meron kang ibabahagi sa akin ngayon na tip sa pag-arte, ano yun? Kailangan nasa puso. Paano ang puso? Halimbawa, bigyan mo ako ng eksena. Pag talagang galit ka, kailangan galit ka. Pag naiiyak ka. Kailangan maramdam mo, iiyak ako kasi naiiyak ako. Anong gagawin ko? Kailangan nararamdaman. Let's do a scene. Ganun, sige nga. Ganun. Kung sinong mauna sa atin umiyak, okay, go. Anong gagawin natin? Wala na tayong makain. Bakit? Ano ba nangyayari sa atin? Wala tayong ulam. Wala tayong makain. Hindi ko alam paano ang kinabukasan natin. Paano ang mga anak ko? Saan ako kuha ng pang-tuition nila? Paano na? Hindi, manghihiram muna tayo. Manghihimi tayo. Paano kung wala tayong mahiraman? Pipilitin natin. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Bakit ba yan ang iniisip mo? Bakit ba? Paano talagang mahirap ang buhay? Sa araw-araw, iniisip mo, saan tayo kukuha ng makakain? Saan tayo kukuha ng iinumin? Paano na? Umiiyak ka na. My God! Kailangan nararamdaman. Kailangan ang gagaling sa puso. My God! Ano yun? It just comes out. You act from the lines. From the lines. And of course, you feel what you're saying. Kailangan nararamdaman mo yung nilalabas ng bibig mo, ng gagaling sa puso mo. Anong hugot mo? Sa personal na karanasan? Or is that a technique? Siguro talagang mababaw lang din ang luha ko. That's also a gift, no? Kasi may mga tao naman na epektibo rin, kahit walang tumutulo, parang nakakaiyak. Mm-hmm. Oo. There are marami actors, din, no? Marami din ganun. Actors. What you are as an actor is that naririnig ko ang boses mo, umiiyak, tapos nakikita ko pang umiiyak. At saka you can switch, no? Uh-huh. After that, balik sa pag-uusap. Oo, pwede naman tayo magkwentuhan ulit, di ba? Parang ganun. Tumawa tayo ulit. Ayaw mo magturo? Gusto ko magturo, pero hindi ko alam kung paniniwalaan nila ako. Kasi wala naman ako masyadong napatunayan. Ang para sa akin lang na pwede ko ipagmalaki, hanggang ngayon nandito pa rin ako at pinagkakatiwalaan. Pero kung sasabihin na, mga awards, wala akong masyadong awards. Wala akong... Hindi ka nagtatampo, Rio. Talking about awards, you've done some great movies. You are a fantastic actress. Pero parang sabi mo nga, kulang ka sa pagkilala mula sa mga award-giving bodies. Wala kang tampo sa puso. Wala akong tampo. Basta ang sa akin, ginawa ko ang trabaho ko at ang recognition ko hindi dito, sa itaas, sa langit ang recognition ko. At saka babalik at babalikan ko yung sinabi mo. When I am gone and when people talk about me, she was a good person. And that's the true measure of success. Yan ang gusto ko. Mas gusto ko yan. Na mabuti siyang tao. Ang galing naman. Maraming salamat. Maraming salamat. And invite everybody to the Black Rider. Go ahead. Black Rider po, November.
Napaka-maka-aksyon, ang daming artista, iba-ibang mukha ang makikita nyo, iba-ibang talento, kanya-kanyang talento mong pinapakita. At saka lahat ng klase ng revenge, ng pamilya, relasyon, mapapanood nyo po dito. Maraming salamat for you. Flowers for you. Thank you. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you. Kinabahan ako, pero maraming salamat. Thank you. Nay Tay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, at sa inyong mga puso. Just one, isa lang. Do one good thing a day, and let's make this world a better place. Goodbye for now, and God bless.